ganito kataas ang mga alon na sasalubong sa'yo, tutuloy ka pa ba sa plano mong destinasyon? Paano kung doon pala may naghihintay na paraiso? Hindi papuntahan ng mga turista, pero maraming ibubuga ang Sarangani. Malinis pa ang kanilang dagat, kaya ang kanilang seaweed pwede mong kainin straight from the sea. Mula General Santos City, kailangang sumakay ng barko sa loob ng 6 oras. Hindi biro, malalakas at matataas ang mga alon. Pero sulit naman ang biyahe dahil makalipas ang 6 hanggang 7 oras, tumambad ang mga islet na ito. Ang Sarangani Island, iba pa sa probinsya ng Sarangani, Balut Island at Olanivan Islet. Ito ang mga ipinagmamalaking liblib na mga isla ng Davao Occidental. Ang hugis itlog na Olanivan Islet, isa raw pribadong isla. 5 ang mga residente rito, kaya para mong masasarili ang buong isla. Pagsapit ng low tide, tatambad ang sandbar. Pero hindi katulad ng karaniwang sandbar, ang narito, nakapalibot sa isla. Kwento ng ilang residente sa Olanivan Islet, dati-rate, walang bumibisita rito, lalo pat pinamumugaran daw ito noon ng mga pirata. Pagka inato, sige na itaboy inato, mato naghimo, nag-operation mga PC pa man sa una, panahon ni Marcos. Dagdag pa ni Victor, noon pa raw panahon ng martial law, napatumba na ng Philippine Constabulary noon ang mga pirata. Mabanggi, saka magipamatay ito. Dari wala na, peaceful na. Para sa mga marunong mag-dive, merong kakaibang experience na naghihintay sa inyo sa pagitan ng Olanivan at Balut Island. Ang pag-harvest ng lato o seaweed na tinatawag ding sea grapes. Kadalasan itong kinakaing hilaw bilang salad. Pero ang narito, hindi mo na kailangan pang timplahan. Pwede mong kainin straight from the sea o kahit pa nakalublob ka sa dagat. Dito sa Bulawic Cove, malinaw at asul na asul ang tubig. Sagana ang yamang dagat. Isa sa mga sumubok ng lato hunting ang divers na sina Jeff at Jai. Suot ang kanilang snorkeling gear. Sinisid nila ang mga nagkalat na lato sa ilalim ng dagat. Sa dami ng lato, kinailangan pa nilang magdala ng sisidlan. Si Jet, nilantakan ang mga palutang-lutang na lato. First time ko rin naka-experience ng gano'n na, ganito pala to. Ito wild eh. Parang bigla mo na lang kukunin. Ito yung lato. Kakaibang experience. Samantala, ang Balut Island, hindi lang balot sa ganda, nababalot din pala ng alamat. Ayon kasi sa kasaysayan ng Sarangani, ang leader ng tribo mula Indonesia pumunta sa bayan ng Sarangani. Pangalan niya is Datu Panurat. Ayaw niyang magpasakop doon sa tinatawag na Majapahit Empire. Then palipat-lipat ng isla. Eventually, pumabot siya sa Balut Island sa Sarangani Island, thinking na part pa rin siya ng Indonesia. Volcanic Island o isla na nabuo dahil sa pagputok ng bulkan, ang isla ng Balut. Hindi na aktibo ang bulkan na nasa ilalim ng isla. Pero may crater ito sa tabing dagat. Kaya naman, merong sabang sulfuric hot spring. Hindi nga lang pwedeng paliguan. Kumukulo kasi ang tubig sa temperaturang umaabot ng 80 degrees Celsius. May harang ang hot spring dahil bawal ditong maligo. Yan, yun yung outlet, yung bulkan natin. Meron siyang
volcanic activity, yun na nga, naging potentially active siya. Meron siyang activity sa ilalim, pero wala siyang kapasidad to erupt. Ang mga turista namang magtutungo sa Isla ng Balut, sasalubungin ng tribo ng Blaan. At ng tradisyonal nilang salo-salo. Ang tawag nila rito, sagafuna o inihain na pagkain. Kabilang rito ang tinatawag nilang nidang, kanin na may gata at toppings na pinakuluang hita ng manok. Yan ay hinahanda mga mahahalagang okasyon. Importanteng aalayan natin ng pagkain na yan. May dalawang klase ng nidang. Ang nidang fnitam naan na may black rice at ang sanibal na kanin na may tatlong kulay. Una po nating lulutuin ay ang fnitam naan. Ang una po nating gagawin ay susunugin natin itong niyog. Pagkatapos nating sunugin, kikiskisin po natin yung balat niya at halo natin dito sa ating niyog para po iitim. Ilalagay natin ang ating bigas. Yan po, gata. Tapos ilalagay na po natin ang ating pandan leaves. At ihalo natin itong ating indigenous ingredients. Ang tawag po sa atin nito ay daro. Para sa sanibal, kailangan ng luyang dilaw. Yellow rice, lasang-lasa yung turmeric, tapos ganun din sa black rice, hindi siya lasang sunog. Masarap, masarap! Meron din ditong mga taniman ng nyog at kopra. May mga tumutubo rin ditong pitcher plants. Paniniwala ng mga miyembro ng Blaan tribe, kapag natapon ang tubig mula sa mga ito, baka magkaroon ng malakas na ulan. Paniniwala ng nakatatanda, may nagmamayari sa mga tubig na yun. Bilang isang katutubo, hindi natin maalis at saka andyan na po yung paniniwala na may mga ganong bagay. Dalawang oras lang mula rito, mararating ang isla ng Marore na bahagi na ng Indonesia. Kaya maging dito sa Balut Island, may mga Indonesian. Malaking lupa sa Indonesia, hindi makita. Nakala nila, sakop sa Indonesia. Dito sa Sitio Tinarubo, may mahigit 20 mga pamilya na purong Indonesian. Ipanganak, sir, may gobyerno na alam nila Indonesian kami. Sa birth certificate, nilagay nila Indonesian citizen. Sa ngayon, pinoproseso na raw ang kanilang Filipino citizenship. Ito ang aming birth certificate, pero ang citizenship Indonesian, kompleto na among aming requirements galing sa Pilipinas. Voters ID, my PhilHealth, my senior citizen ID. Katabi ng Balut Island, ang isla naman ng Sarangani. Ang ipinagmamalaki nila rito, ang Tukamaklang Beach. Pino ang buhangin. Makikita rin dito ang daan-daang mga kabog o flying fox, isang uri ng paniki na kumakain ng prutas. Start na in-improve itong resort, bumalik na rin sila. Pinipreserve na rin ng si Mayora, sabi niya, huwag mo nang galawin. So wala nang gumalaw, andyan na yan sila. Mayaman din ang nakapalibot na karagatan. Perfect dive spot. Hindi madaling puntahan, pero hindi ba't lahat ng bagay kailangang paghirapan? Kung gusto mong makadiskubre ng natatanging mga paraiso, lakasan lang ang loob at siguradong mararating ito.